Hello, hello. Ngayon ay August 20. Kahapon binili ko yan upo sa Antipolo. 25 pesos. Kalahati yung upo lang yan. Ang dami. Ngayon, hiniwa-hiwa na yun ni Emily kaninang tanghali. Hindi man niya niluto kasi walang sahog. Ginawa ko, lumabas ako ngayon. Bibili sana akong baboy. Kaso, nakakita akong tinapa. Nakakita akong tinapa, 50 pesos tatlo. Dalawa lang ang sinaw ko dyan. Pero yung tinapa, hinimay-himay ko muna, nilagyan kong kalamansi. Tapos, pag-gisa ko ngayon, naisipan ko lagyan ng bell pepper. Bell pepper. Ayan. Para hindi siya malangsa, nilagyan ko rin luya. Mga ano man yan. Pampalis man siguro yan ang langsa. Kasi si Emily ayaw yan ang malangsa. Basta mainam pa dyan ang walang sahog kaysa sahogan mo ng tinapa. Yan ang nilagay ko. Tapos, dalawang hiwang luya. Pinirito ko pa sa mantika yung hinimay-himay ng tinapa na may kalamansi para hindi siya malangsa. Ang upo naman nagtutubig yan. Nilagyan ko dalawang maliit na kamatis. Oh, ayan, nagtutubig na siya. Oh. Masarap nga yan. Kunti lang ang isaw sa bawon para malasa siya. Tapos naisipan ko siya, lagyan ng saluyot. Kasi maganda rin ang saluyot sa ating katawan. Lalo na ang tuhod. Ayun, nagtubig na siya. Oh. Mamaya tutubigyan kong konti yan. Nilagyan ko na yung asin, paminta. Hayaan muna natin siya dyan na mag-absorb yung lasa ng tinapa at ng asin sa upo bago tutubigan. Tapos, pagkaluto na yung upo, saka ko ilalagay ang saluyot. Ayan, nakulong-kulo na ang ating upo. Ilalagay ko na ang aking saluyot. Ayan na ang saluyot ni ate. Ni ate Josepina. Nilagay ko na dyan. Ayan. Wala pa nga isang magang sabaw niyan. Para masarap. Pangit naman pag maraming sabaw. Sa ang upo, pag overcook, hindi rin masarap. Dapat yan. Yung saktong luto lang, wag overcook. Nagtira pa nga akong saluyot kasi di naman mauubos ngayon yan. Pangit naman yan pag lutong-luto. Lalapot yung ano, sabaw. Ayun naman yung isang natirang tinata. Initrito ko na sa kabila. Bye! Thanks for watching, mga lalabs. Bye-bye! Salamat sa support sa tiguan. Yan, masarap na yan.